Hello mga kalorni, good morning! Good afternoon! Good evening! Magandang umaga! Magandang tanghali! Magandang gabi sa inyong lahat, saan man po kayong sulok ng mundo naroon. Ingat-ingat po at God bless po sa lahat. Okay! Okay guys, for our today's vlog guys, meron po tayong gagawin ngayon, nakakaiba po, no? Meron po tayong isang loyal subscriber na matagal na daw po siya sa ating nag-subscribe, no? And nag-request po siya, guys, na gumawa daw po tayo ng Q&A, okay? Mm-hmm. So, ito po, guys, no? Meron po siyang mga pinadalang mga question, no? Nag-send siya sa atin ng question ng 1 to 10. So, pagbigyan po natin si, ito nga po, na si Nixman. Okay? Pero before that, guys, syempre, bago natin pong gawin yung ating Q&A, kung bago po kayo sa aming channel, at kung gusto nyong maging simpatikong katulad ng Kuya ni Joe, at ni Learning Maganda, kaya please, pindutin na natin yung subscribe button. Subscribe na po kayo guys. Ito po, pakipindot po yon. Subscribe now. And pakihit ng notification bell para lagi po tayong updated. Okay. Okay guys. Diba? So ngayon, ito tuloy na natin, no guys. No, ito. Ipopost po namin to dito, no. Ang sabi ni Nixman, hello po. Kalorni TV at Katropang Red. Matagal nyo na po akong follower. Sana po gumawa kayo ng video nyo na Q&A. Para naman po makilala namin kayo ng lubusan. I prepare 10 questions po if okay lang po sa inyo. Okay, okay lang naman po, no, si Sir Nixman. Okay. Sige, pagbigyan natin si Sir Nix, no. So ito, nag-prepare siya ng 10 na question. So unang-una guys, ito, ang una niya pong tanong, kailan po kayo nag-start mag-vlog? Okay, yun yung unang tanong niya. So, nag-start tayo mag-vlog last year lang po. Last year kasi guys, nung nag-lockdown po kasi ng March, wala, syempre wala po tayong magawa, di ba? Kasi nasa bahay lang naman po, talagang hindi ka talaga pwede lumabas eh. Mm-hmm. Si Red po, nag-start po siyang magtanim ng mga container. Oo, sa container gardening. Mm-hmm. Nag-container gardening siya, yung pinaglalagyan niya lang, yung pinaglagyan ng mga tubig. Balde-balde lang. Balde-balde. Tapos yung pinaglagyan yung tubig ng mineral water. Oo, pinaglagyan ng pintura. Yung mga, puro ganun lang po, nagtanim siya gulay. Ng... ano ba yun? Mustasa, pechay, talong, kamatis, sili, tapos basta basil. Basta yung nasa bahay ko po. Oo, basil. Ano ka pa ng basil noon? So, bali, yun po yung mga April po yun, yung nag-harvest kami ng ano, ng sili, no? Sabi ko sa kanya, bakit kaya hindi natin to i-vlog? Kasi ang ganda po talaga eh, nung gumanda na po yung garden, no? Dami pong mustasa. Sabi ko sa kanya, bakit kaya hindi natin to i-vlog? Hindi pa kami marunong mag-edit noon. Hindi pa kami marunong mag-edit, kaya yung mga first, siguro mga first 3-4 video namin, raw po yun. Raw yun. At saka, papasalamat na rin ako kay kumpare kong Alan Del Rosario. Siya yung nagbigay ng kind master sa akin eh. Siya po yung nagturo sa amin mag-edit kasi nakikita niya nga po yung video namin, no. Talagang raw at paano pa pa siya, pa-portrait pa siya. Pa-portrait. Kung ano yung binlog namin, yun na rin yung dinidiretso namin sa YouTube. Kumbaga, raw talaga siya. Binablog lang namin yung mga tanim ni Red na mga gulay, ganon. Yeah. Tapos, yun nga po, hanggang sa may nagturo po sa amin ng mag-edit. Nag-enjoy na kami actually, no? Nung after, no? Nung April na nag-vlog kami. Nag-enjoy na kami mag-vlog, no? Hanggang sa meron kami, kasi matagal na po kami nanonood ng YouTube. Actually, YouTuber na kami, no? Even before, 5 years ago. Kaya lang, viewer lang po kami. Hindi po kami vlogger, no? Viewer lang po kami. So, ang dami po namin napapanood sa YouTube, yung mga nagluluto-luto, no? Hanggang sa naisipan po namin ni Katropang Red na ba't di kaya natin isama sa vlog natin yung pagluluto, no? Kasi ang dami pong views yung nakikita natin na ano yun, no? Yung nag-aani sila, no? Nag-aani sila nung lulutuin nila. From to table. Oo, yung gano'n. Yung from doon talaga sa inaani mo na fresh yung gulay, sulutuin. Doon po yung nag-start, guys. Kung titignan nyo po yung history ng mga video namin, doon po talaga kami nag-start na mag-vlog. So, sa amin naman po, yung pag-vlog namin, wala lang, parang nakatuwaan lang po namin, no, na syempre, parang dinodocument lang din po namin yung everyday
activity namin, no, during lockdown. Habang naka-lockdown. Yun lang din yung purpose po namin na at least na-document po namin, no. Hanggang sa yung nga po, dumami na nang dumami yung video namin hanggang nung medyo lumuwag na yung lockdown, nagplantitas na tayo, di ba? Dalawang channel lang kami. Oo, gumawa na rin siya ng sarili niyang channel, tapos nagpa-plantitas na kami kasi natuwa na rin kami doon sa mga halaman na namumulaklak, na magaganda, tas mga rare plants, hanggang natutunan na namin kung saan bibili. Hanggang sa nung lumuwag na po yung lockdown, eh bumabiyahin na po kami papuntang Baguio, Pangasinan, Tagaytay, Cavite, bumibili na po kami ng mga rare plants, no? Tapos pinapadami na po namin sila. Binibenta. Marami rin na rin naman kaming nabenta. O hanggang sa nag-online na po kami, no? Nagbebenta na rin po kami ng mga rare plants. Doon po nag-start yun, yung aming pagbablog, next month, no? So, isang tanong pa lang yun, ang haba na, guys, no? Nako, hanggang saan kaya ito aabutin? Saan po pa naman yung tanong niya? Okay din yung number 2 question niya. Ano, before becoming a vlogger, ano po ang pinagkakaabalahan nyo? Open parenthesis, job, no? So, ako po, ang aking job po, 20 years po ako namasukan na empleyado, no? Sa isang malaking kumpanya po, no? And then, yun po, nag-David, ito yung recent job ko, nag-man po ako ng David Salon, yung sa Ruby Road. Every now and then po, nagpupunta po ako doon, no? Si Red naman po. Dati. Dati. Si katropang Red. Kaya katropang Red. Dati po. Ito tayo. Yan. Enlisted personnel po tayo sa Philippine Army. Kaya lang, niyaya niya akong magnegosyo. Nagpahinga na ako sa Servisyo. Nagnegosyo na lang kami. Yun nga, nag-itlog kami. Ay, ano po yan? 2017 po yung negosyo na lang kami. Nag-dealer po kami ng itlog, no? Bumabiyahe po kami ng Nueva Ecija, ng Bataan. Kumukuha po kami, humahango po kami ng mga itlog sa Bulacan. Kasi, dati nag-bid kami sa mga farm. Meron pong mga farm po doon. Yung sa brother ko po, nakakuha po kami doon ng mga itlog. Nagbabaksak po kami sa Blooming Treat, sa Marikina, Commonwealth Market, Antipolo. Basta yung mga palengke, supplier po kami ng itlog. Opo. So, bumabiyahe po kami noon twice a week, no? Nakakakuha po kami ng 600 trays of egg, no? Sa isang biyahe po namin. Minsan, nagdadalawang biyahe po kami. Naranasan po namin yung sa dami po ng order at sa dami ng demand po ng egg, no? Sa dami ng mga nag-order sa amin. Nagdadalawang biyahe po kami sa isang araw, no? Yun nga po, ang laman po kasi nung van namin, ang maximum capacity po nung aming pinangbabiyahing van, 653, no? Nung minsan po, sinubukan po ni Katropang Red magbiyahe ng 903, gumuho. Pagbukas ko, gumuho. Gumuho po yung itlog, papakita namin. Kung kailan, picture. Nandun na kami sa tapat nung tindahan doon sa Blooming Tree. Sa tapat nung kumukuha yung sinusuplaya namin. Pagbukas namin, gumuho. Gumuho po yung itlog kasi nakakamada po yun, eh. Na hanggang bubong. Hanggang bubong po nung van. Nakakamada po siya hanggang taas na taas. Pagbukas ng pinto ng van, gumanon lahat yung itlog. So, ang dami pong nasayang. Yun. Ano po yun? Learnings. Okay, so guys, so number 3 pa lang po tayo, no? Ano po niche nyo as a vlogger? Okay, so yung niche po, kasi di ba yung niche naman po is specialized kayo doon, no? Kung ano po yung pinaka... Specialization? Oo, kung ano yung pinaka-content mo, no? Doon kung saka magpo-focus, no? Well, before nga po, di ba, katulad nga po ng sabi namin, all about plants po kami, no? Yun po, travel, tapos plants, tapos gardening, cooking, ganun. So, yun po yung niche namin, no? Pero ngayon po, after, syempre, no, matagal na rin kami nag-YouTube. And as kami, talagang super supporter kami ni Idol Basil, no? Kasi 3 years na kami nagpa-follow sa kanya, no? Kaya lang naman din po kami naging reactor o nag-reaction video, gawa na rin ni Idol Basil, no? Nung nangyari sa kanila yung kay Mr. Chang, di ba?
Doon na po kami naging reaction video, guys. So, doon po yung nag-start. Okay, and then ito po. Ah, ito, tama-tama yung pang-apat na tanong po niya. Yung pang-four question po niya. Paano po kayo naging idol, Basel Defender? Yun na rin po yun. So, yun nga po yun na in-explain ko, no? 3 years na po namin pinapalo si The Hungry Syrian Wanderer, no? Kasi tuwan-tuwa po ako sa vlog niya. Si Katropang Red, nahawa na lang din po yan sa kakanood ko kay The Hungry Syrian, no? Kasi pag nanonood ako, no choice siya. So, doon po nag-start yun, guys, no? Na kami po eh, naging solid supporter po talaga ni Hungry Syrian for the past 3 years. Naging defender niya po kami ngayon nung nagka-issue na po sila ni Mr. Chang. Okay, doon po yung pumasok yung aming pagiging Basel Defender. And then, number 5 question po niya, totoo po ba na kuya ni Joe Baluga si Katropang? Kung totoo daw ba ang kuya ka ni, ano, ni Joe Baluga? Naku, ayan, dami na talaga naniniwalang kapatid mo si Joe. Explain mo yan. Ang kawig ko lang po si Joe, hindi kami yan. Hindi po sila magkapatid, kawig lang po niya. Kiniklaim lang niya na kapatid niya si Joe. Gustong-gusto niya, guys, pag sinasabing kapatid niya si Joe, ha? Gustong-gusto niya. Very proud siya. And then, yung number 6 question, ano po ang ginagawa niyo sa mga bashers? Pumapatol po ba kayo? Nako, hindi po. Po, no, yung purpose lang po talaga namin ng pagbablog is for documentation lang po talaga ng buhay namin, no. Like yung mga hobbies namin, no, na nahilig kami sa halaman, no. Kasi talagang nung lockdown, yan po talaga yung kinahiligan namin. Si Katropang Red kasi mahilig po talaga to sa halaman, eh, magtanim, mga ganun. Hanggang sa nahawa na rin po ako, no, nahilig na rin po ako maghalaman, no. Kaya, yun po yung ginagawa namin, no? Natutuwa kami doon, lalo na yung mga rare plants. Pag green thumb ka na nga ngayon. Oo, kasi dati hindi ho ako nakakabuhay. Hindi nakakabuhay. Pag may tinanim po ako, hindi po talaga nabubuhay. Siya talaga kahit ano po tinanim niya, nabubuhay. So, yun lang po yung purpose po namin doon, no? Sa ginagawa namin na pagbablog dati. And then, after po noon, yun nga po, no? Nung naging Basel Defender na po kami, nag-reaction video na po kami, dumami po yung aming basher, no? Pero hindi po namin pinapatulan, no? Kasi yung pambubuli po ng ibang tao, eh, hindi po talaga dapat pinapatulan. Kasi parang binibigay nyo po yung, ano eh, yung satisfaction sa kanila. Ganun po yun eh. Kasi matutuwa siya, napansin mo siya. Oo, kasi yun lang naman ang goal niya, pansinin mo siya. Pero sa totoo lang po, meron po kami minsan talagang kinaiinisan na talaga, no? Na talagang minsan na ang sarap na patulan, no, especially yung dati, no, yung alam niyo naman po yun, no, kung nakaranas din po kami ng pambubuli dun sa anak ni Mystica, no, na si Stanley. Ang sarap din pong patulan, minsan gustong-gusto na rin namin patulan talaga. Pero sa totoo lang nakakatuwa kasi may mga subscriber kami na sila po yung nagre-react, sila po yung nagtatanggol sa amin, no? Sila yung, kumbaga, sumasagot doon sa mga, may mga nagko-comment. Pang 7, no? Ano po ang ultimate goal nyo? Oh, ikaw, ano daw ultimate goal? Ultimate goal. Ang gusto ko kasi, makabili kami ng farm, tapos i-vlog ko yun, yung pagtatanim ng gulay, tsaka pag-alaga ng hayop, ba-vlog ko yun, susubaybayan natin yun. Ganun ang goal ko. Okay. Farming lang. Oo, since doon naman din po talaga kami nag-start, no, sa pagtatanim. At saka yun po talaga yung hilig namin, no, mag-plantitas. Ito pong pagiging reactor po namin or pagiging defender ni Idol Basel is nandito lang po talaga to. Hindi po ito mawawala, no. Hanggat may tumitira kay Idol Basel, eh, syempre nandito lang din po kami, no. Okay, pero yun yung aming main goal. Okay, number 8, bakit po nyo pinasok ang pagiging vlogger? Okay, yun po, no? Katulad po nung sabi namin nung una. Lockdown. Kasi nag-lockdown. Yun po talaga yung main reason, no? Kaya kami nag-vlog. Kasi since nag-lockdown, wala naman po talagang magawa nun. Eh, nag-start po kami mag-video ng aming mga tanim, no? Especially si Katropang Red. Okay.
And then, number 9, sino po ang idol nyo na big YouTuber? Top 3 daw. Naku, may hirap to. Siyempre, unang-una sa akin si Idol Basil. Unang-una. Sa The Hungry Syrian, no? Ako si The Hungry Syrian Wanderer, unang-una. Tapos, top 2 ko now, no? Ngayon, napalitan eh. Si Ivana na, no? Kasi since lumipat siya eh. From, di ba, parang, alam naman natin dati, pa-sexy talaga siya, di ba? Tapos, nag-shift siya ngayon eh. Yung advocacy niya talaga ngayon, tumutulong na rin siya, no? Sa ating mga less fortunate na kababayan. So, siya na po yung top 2 ko. And then, yung top 3 ko, syempre, ang ating idol, Rapi Tulpo. Ikaw, sino daw yung top 3 mo na big YouTubers? Sa akin, top 3 na big YouTuber, syempre, si Idol Basil, number 1. Mm-hmm. Ang number 2 ko, si Tekram. Mm-hmm. Number 2. Tapos, ang number 3 ko, si, ano, si Japper Sniper. Mm-hmm. Okay. Kasi, yan talaga, puro, ano, yung maliliit na YouTuber, inaangat talaga ni Japper yan. Mm-hmm. Hindi wala, kumo, hindi niya inisip na malaki na ako, marami na ako subscriber. Sa pantay-pantay yung tingin niya. Yun, doon ako eh, sa taong ganun eh. Yung nakatapak lang yung paa sa lupa. Si mm-hmm. Tekram naman, eh, wala na siyang ginawa, kundi tumulong ng tumulong. Okay. Siyempre, si Idol Basil, alam na lang lahat yan na talaga naman. Kaya siya yung top 1 mo. Oh. Ako rin naman eh, siya talaga din top 1 ko. Okay, then number 10. Magkano po kinikita nyo sa YouTube? Wala pa po. Wala pa po kami sahod. Wala pa po kami sahod. Si Katropang Red nga, wala pa yung... Puro abono po, abono. Wala pa yung Google AdSense niya, no? So, wala pa po. Tsaka, ito lang po, no? FYI lang po, sa mga, yun po yung mga nambabash sa atin, no? Na akala nila, kung pagsalitaan nila tayo na parang mga chismoso kayo, para kumita lang kayo ng pera. Diyos ko, kung makikita nyo lang po, nakakatuwa po talaga, no? Natutuwa lang po ako, pasalamat po tayo kay ano no, sister si Ma'am Bida no. Actually kasi 'di ba mga newbie lang po kami na YouTuber eh, mga bagong YouTuber lang po talaga kami ni Katropang Red. And then may napasali lang po kami dito sa napakagandang grupo na po na to, itong grupo ng Team Yemenin at saka yung bagong grupo na Humanitarian Army. Kaya kami natuwa po kami ng gusto no nung sinali po nila kami sa grupo na to no. Maraming salamat po, shout out kay Sir Ray Naldo, no? Kasabuena. Kasi siya po yung nag-invite sa akin dito sa grupo na to. Natuto po kami sa kanila, no? Kasi syempre, as a new YouTuber, wala naman po kami alam talaga, eh. Ang gusto nga lang po namin, i-document yung aming daily activities, eh, no? Hanggang one time po, nag-message sa akin si Sumbida, no? Sabi niya, bakit daw, parang pinanood niya yung mga old videos namin, no? Bakit daw parang wala daw mga ads, no? Eh, monetize na nga kami. Bakit daw po walang ads? Tapos, meron daw, konti lang, isa lang, no? Hindi po namin alam na dapat pala minamanual po ilagay yung ads, no? Hindi po namin alam yun. Kaya po talaga dati po, may pumapasok po sa amin, $2, $3, ganun lang po talaga, guys, to be honest, no? Hindi po kami, ano, kasi hindi po talaga din namin alam. Kaya, thank you so much sa Team Yemenin, especially yung ating mga kapatid dyan, sila Ken. Hindi nga ako kami nagla-live kasi hindi ako kami marunong, no? Tapos, siyempre si Ma'am Bida, no? Na laging nakaalalay sa atin, no? And, yun po, medyo gumanda na po ngayon kasi alam na po namin maglagay ng ads, no? And, siyempre, sa mga viewers po natin na nanonood, no? Thank you so much po. So, yun po yung totoo, guys. Wala pa po kaming sweldo, no? Kasi, wala pa nga po yung ano niya, yung Google AdSense niya ni Red, ni Katropang Red. Eh, kung tutuusin, halos magkasabay lang po kami nag-start, no? At saka yun din po yung aming pasasalamat kay Idol, no? Nagiging emotional ako kasi Ano ba yan? Na-monetize. Ako rin sa... Na-monetize lang ako dahil sa The Hungry Syrian. Kasi hindi naman namin ini-expect na ma-monetize kami, no? Kasi talagang wala ko kami alam na yun yung... May purpose pala ng ganun yung YouTube na ma-monetize, no? Akala ko normal lang yung minsan may ads talaga yung mga pinapanood kong mga vlog, no? So, hindi ko po alam yun na ganun, di? Hanggang sa... Yun nga...
may video po kaming ginawa na parang yung nga po, no, parang nung nagkaroon ng issue si Mr. Chang, no, tsaka si Chong Bobby kay Idol Basel. Wala naman po kaming intention dun eh na mag-viral yung video, no, kasi kami, ang gusto lang namin, ipagtanggol si Idol Basel. Ang totoo noon, guys, aksidente lang yung pag-aano namin eh, pag-re-reaction, pagbibigay namin ng reaction kay, ano, hindi ko na mapigil yung inis ko kay Chong Bobby. Simula nung napanood ko naman lahat ng vlog ni ano ni Idol Basel. Nung napanood ko yung siniraan niya si Idol Basel yung simula nung kinalat bahay, yung pinakita bahay, yung bahay. Tapos halata namang dinumihan yung ano, yung kwarto. Hindi na ako nakapagpigil. Niyaya ko na si Lorne. Sabi ko, kailangan magsalita tayo. Mm. Kasi inis na inis na po siya, no. Although ako naman din inis na inis kasi naiinis nga din siya sa akin kasi pag nung first time po namin napanood yung video na yun ni Chong Bobby. Yun yung nag-reaction video kami doon. Yun po yung talagang ang daming views, ang daming views tapos nagtuloy-tuloy na po. Kaya super thankful po kami, no, sa mga supporter ni Idol Basel kasi naging emotional lang po ako kasi nga hindi po namin talaga inakala na mamomonetize kami dahil nga po doon sa ginawa namin pagtatanggol kay Idol Basel. Ay kung tutusin, gusto lang talaga namin ipagtanggol lang po si Idol Basel. Yun lang po talaga yung purpose namin, guys, no? Kasi syempre bilang 3 years namin pinapalo yan, nakita namin kung gaano kabait, kung gaano yung advocacy niya, no, na tumulong, na magbigay, no? Bago po nangyari yung video niya na yun na nag-video siya, tuwa-tuwa ako doon yung namimigay siya ng TV. Kung kani-kanino, nagbibigay siya ng TV, di ba? Masaya pa sila ni Mr. Chang. Oo, masaya pa sila ni Mr. Chang noon, no? Napasukan lang po talaga ng Chong Bobby talaga eh, kaya nagkaloko-loko eh. Actually, gustong-gusto ko sila panoorin noon ni Mr. Chang, no? Kasi parang naging father and son duo sila eh. Kaso may napasukan nga po talaga ng ano eh, ng surot, no? Anyway, guys, doon po yung nag-start, no? Kaya yung tanong na 10, na pang number 10 na tanong niya, magkano daw kita na nakakaya po sabihin. Pero, di ba, maliit man o malaki, biyaya pa rin po yan, no? Kaya kami, proud pa rin po kami na talaga po namang, di ba, kahit konti lang po yan, eh, pinagpapaguran pa rin natin yan, eh. Nag-e-effort pa rin po tayo dyan, di ba? Okay, and then, sige po, guys, no? Medyo mahaba na po tayo. So, punta na po tayo sa ating word for today. Yung ating word for today is, I never lose, either I win or I learn. So, napakaganda po nitong ating word for today ngayon, no? Sa Tagalog po nito, ano, Katropang Red, ang Tagalog? Tagalog po, hindi ako natalo, alinman sa manalo ako o natuto ako. Okay. So, yun po yung, ano, no, yung Tagalog version niya, no? So, napakaganda po nitong word for today natin, guys, no? Napaka-applicable po nung sa sitwasyon ngayon ni Idol Basel, no? At syempre, sa atin din po mga supporter ni Idol Basel, no? So, yun po, talaga po ang kabutihan po, eh, nananalo, no? So, kung di ka man po nanalo, eh, alin man po sa nanalo ka or natuto ka, diba? Yun nga yun, eh, diba? At least, sabi nga po nila, diba? You learn your lesson, diba? Okay, guys. So, dako na po tayo sa ating mga shout-out, no? Hello po, Ma'am Imelda Agawin. Sabi po ni Ma'am Imelda Agawin, I really don't want to celebrate the failure and sad situation of other people. Because I believe in karma. But with Chang Chong's faith, I'm closely monitoring kasi sobrang deliberate ang paninira nila kay Basel. A very typical Filipino with attitude problem, lalo na pagdating sa pera. I always see chaos when people focus too much on money instead of humility. Tama naman po, no? Napakaganda po nung input sa atin ni Ma'am Imelda Agawin, no? Ma'am, tama po kayo, no? Talagang chaos po yung kinalalabasan, no? When people focus too much on money, no? Instead of humility. And then, Melita Bartels, good evening, Kalorni, sa Red. Buti na lang gumawa ng aksyon si Idol Basel Manadil. Kung hindi, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paninira. Nakatagpo rin sila. Salamat sa pag-update, Kalorni. Grabe, tawa ko kay Sir Red. We are the world. We are the world, though.
God bless and take care always. Regards from Germany. Oh nga po, Ma'am Merita Barter. Yung We Are The World. Naghang. And then si Anistoria Gunayon, sabi ni Anistoria Gunayon, wow, good news yan, Ma'am Lorny. Masaya rin yung ginawa ni Mr. Freddy. Masaya din daw yung ginawa ni Mr. Freddy. Ako talaga, to be honest, nasayahan ako sa YouTube channel ni ano no ni Sir Freddy. Talagang pampagood vibes. Masaya na rin kung tatahimik na nga ang taga kabilang kampo, 'di ba? Tama naman po. Tahimik na po sila. And then si Ma'am Nolly Ramos, hello Ma'am Nolly Ramos. Good day raw yan ni Joe and Yemenin Group and Idol Basil. Okay, and then ito si Sir Paul Musketer. Shout out ka Lorny and Red Paul Musketer and Beth Musketer. Georgia, USA, Atlanta. Keep safe. And then Maria Dalisay 10. Vlog. Vlog lang ng vlog para lalong maasar ang kabilang kampo. O di ba? Tama naman no. Vlog lang daw na tayo ng vlog para mas maasar yung kabilang kampo. Kasi pinapatahimik nila tayo eh. And then si Ma'am Gloria Carino, sabi niya, hi ka Lorny and Red. I'm so happy while watching your vlog. I love your skin. So makinis. Thank you po ma'am. Si Red naman is so bait. I love you both. My question is, why Idol Basil is seldom vlogging? I miss his vlog. His smile especially good. Good luck to you both and God bless from USA. May update po tayo, no? Sige, sasabihin ni Katropang Red yung ating update. Kasi wala po siya dito sa Pilipinas ngayon kaya hindi siya nakakapag-vlog. I-update namin kayo pag nakabalik na siya. Meron po tayong nakuwang info no sa ating sources na parang wala daw po yata si Idol Basil dito sa Pinas no. So yun po may nagtatanong din no kung kailan daw babalik at kailan uli magba-vlog si Idol no. So wait na lang po natin no, baka may malalaman po namin pagbalik. Baka may nasikaso si Idol or kasi hindi naman basta-basta mawawala yan kundi naman importante no. And syempre lagi natin sinasabi, spread positivity spread and love. Spread love. Okay. Okay guys, bye. Bye.